pressure washer mga dre. Kailangan kong i-ano pressure washer yung tinatanggalan ko ng ano, ng langis. Ano yun eh, lalagyan ng mga nagamit na mantika. Yun. Garage pala to, garage. Yan. Ano tawag yan? Ito yung pang ano namin. Sweeper. Dito sa parking lot. Pero ngayon si Rasha eh. Andito pala yung ano. Andito pala yung lumang gulong ko. Bibenta ko pa kasi ito eh. Ito yung pinagpalitan ko. Pwede pa nga pala to, no? Oh, maayos pa eh. Ma-post nga to online. Pwede pa to ah. Ito dati mga dre, no? Iniisip ko kung para saan to. Ay, para saan ba tong mga to? Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman na ito para doon pala to sa ginagawa ko ngayon doon sa flush ng ano ng toilet. Nihira. Ito yung papalitan ko ngayon mga dre. Ito, tama pala to. Yan, dito yan. Yan. Tapos ito kasi baka mali yung ano eh, yung nailagay ko ba. Yung nailagay ko rito. Yung nailagay ko rito sa ibabaw baka mali. Kaya ano, kaya ayaw mag-flush. So, yun ang bubuksan ko ngayon. Kasi mga dre, ito ang nalagay ko. Baka para sa ano to eh. Sa urinals. Kaya kulang yung tubig na dumadaloy sa kanya. Mahilik naman ako rito mga dre. Tsaka dito mahilik pa ako rito. Mga dre, nasa trabaho ako niya, nakita mo. Paano siya? Ano yun? Para ako namamasyal dito. Naka-duty ako mga dre ha. Nag-almusal lang kami. Makakita kami ng amo ko, itatanungin pa ako. Pumasok ka ba? Ayos ha. Bakit ito ang ginamit mo? Ito yung ginamit ko. Kasi, hindi ka naglalaban ng uniforme. Wala. Lab. Yung last time, nagsimula akong pumasok, ano na, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kaya hindi ka nakapaglaban ng uniform. Kala mo, nalabahan mo lahat. Dalawa lang nalabahan mo. Ay, kaya... Nandoon. Ilabas ko mamaya. Yun mga dire. Mamaya uli. Alex, you hear what he says? You have to fix that. I'm not keeping you open, Carlos. Hey, most trust my father. I'm the most hardworking guy here. Mahaba tong hagdang ko, mga dre. Nagpalit ako ng ilaw. Mataas yung ilaw. 10 feet tong hagdang ko. Yan naman ang gagawin ko mga dre. Kumbaga tatapalan ko yan. Isasarado ko.
ang pinakamadaling paraan para gawin niya mga ganyan, mga dre, i-square mo lang yung ano, yung sira para mas madaling masukatan. Gagamitin ko tong brace, mga dre. Pang plaster yan, mga dre. Yun, mga dre. Ano na yan, tapos na yung first coating niya. Bali, bukas naman uli yan. Papatuyuin ko muna, tapos lilihahin, tapos lalagyan uli ng isa pang coat, tapos tsaka pipinturahan. Ang ginagawa ko naman ngayon, mga dre, nandito ako sa labas. Pinaiikot ako para yan, hanapin yung mga lubak na ganyan, mga dre. Titingnan ko yung mga lalagyan ko ng asfalto. Siguro sa Monday. Kasi anong oras na eh, 2:15, maya maya uwi na alas 3. Kaya inaano ko na lang, chine-check ko na lang kung saan ako maglalagay ng asfalto sa Lunes. Kagaya na ito, ito pala sa harapan ko. Yan, malalim-lalim. Tapos doon, para makakaubos ako ng ano, isang paletang asfalto. Mga ano yun, mga dre, mga 1,000 kilos yun, mga 1,200 kilos. Ito, mga dre, ilang ulit ko na nabanggit to eh, itong likod ng plaza. Yung harapan yan, Codenage, no? Ito, school yan, mga dre, Pulen Julien. Kasi may nagsabi, may nagtanong na paano daw makakapagtrabaho yung mag-asawa kung may maliit silang anak. Yan nga, no, isang taon yata yung anak nila. Ano po yan? Etong nasa, yung mga bintana na yan, gardery po yung tawag dyan, kung saan na dyan po iniiwan ng mga working parents yung mga anak nila. Pwede po dyan hanggang kahit yung ano, yung mga baby, pwede nyo pong daling dyan hanggang sa 4 or 5 years old yata. Yan, alagaan po nila dyan. Hanggat hindi pa nag-aaral yung anak nyo, pwede nyo po silang daling dyan para paalagaan. May bayad lang po. Tapos, naalala ko pala, mga dre, no, etong ano na yan, yung plywood na yan, nung nakaraang buwan, katulad yan, ganyan din yan, mga dre. Okay? Tapos parking yan. Ngayon, may babae. School, ano pala yan, mga dre, kwarto rin yan kung saan dyan naglalagay yung ano, mga 25 na mga toddler, 25 na ano ba, 25 pieces dapat sabihin ko eh, no? 25 na toddler na yan sa loob. Kasi kada kwarto, may bilang lang kung ilang bata yung ano, nag-i-stay. So, ito parking, mga dre, no? Tapos may pa-park dyan na babae. Sa halip na apakan niya brake, ang naapakan niya yung silinyador. Yung sasakyan niya, mga dre, SUV, pasok sa loob. All the way, mga dre. As in, talagang pasok na pasok dun sa loob. Buti na lang, mga dre, nangyari yung aksidente na yon araw ng Sabado. Dahil kung nangyari yon nang may pasok, malamang maraming nadisgrasya ang mga bata, mga dre. Inilabutan ako, mga dre, nung ano, nung kwento sa akin yon, nung pagpasok ko nung Lunes, pinapunta ako rito, tas nalaman ko yung nangyari. Tayuan yung balahibo ko sa kwento, kasi nga, di ba, what if nangyari yun ng ano, ng Lunes, ng weekdays? Nako po. Ito palang ano, kalsada na to, mga dre. Yan ang ano, papunta sa downtown. Pati ito palang bus, yung bus na yan. Dadaan na yan sa downtown. Siguro mga 20 or 30 minutes ang biyahe. Kailangan pala, mga dre, pag sasakay kayo ng bus, kailangan nyo ng ano, no? Ng coins. Hindi yan, tumatanggap sila ng buo dyan.
Pero pag sa metro station kayo, yon minsan may ano, may cashier. Pwede kayo magbayad ng buo o kaya credit card pwede rin. O kaya yung debit card na tinatawag. Malamig mga dre, malamig kanina. Yun, medyo hindi ako pagod ngayon mga dre. Madali-dali yung ginawa ko ngayon. At yan ang isa sa ano magandang bagay dito sa trabaho ko. Kasi nga, yun, minsan kahit may hirapan ka, may mga pagkakataon naman na ano, madali lang yung trabaho. Katulad kanina. Tsaka gusto ko tong trabaho ko na to mga dre. Kasi ano eh, paiba-iba ba yung ginagawa ko. Araw-araw, kumbaga, palipat-lipat ka nang gagawin. Di ba? Yung katulad nun, minsan gagawa ka nung flush ng toilet. Yung flush ng toilet, mga dre, inabot ako ng 4 oras dun. Nakailang palit ako ka ng unit kasi nagli-leak. Ayun naman yung kagandahan, di ba? Na kumbaga, hindi ako pinipressure pagdating sa oras. Nung, yung mamadaliin ka ba? O kaya pag inuurasan ako ng amo ko, matatapos mo yun, 30 minutes, no? Parang ganun. Sasabihin ko na lang, yes sir. Tapos pagtapos ng 2 oras, tatawag sa akin, tapos na ba? Sir, hindi pa. Kaya ang style mga dre, no? Oo lang ako ng oo. Oo, kaya ko yan. Saglit lang yan. Eh, katulad ng toilet mga dre, no? Hindi ko talaga alam yun. Wala akong idea dun. Ginugel ko lang. Tumingin lang ako sa YouTube. Yun, awa ng Diyos. Nalaman ko na. Nagawa ko naman siya. Kahit patagal. Yun. Magbasa po tayo ng ilang comments. Galing po kay Sir Lawrence Tolentino. Sabi niya, nagkataon lang na sa tingin mo dyan ka mas pinalad. Pero kung nasa Saudi ka pa lang, dinaras mo na ang maayos at magandang sahod. Malamang hindi ganyan ang feedback mo. Actually, kahit nasa pinakamagandang bansa ka pa, kung pangit ang sitwasyon mo, hindi mo na naisin. Hindi mo na naisin. But being OFW in Saudi Arabia doesn't mean we can't afford standard or even high standard lifestyle. Nagaya ng tingin ng marami sa atin. May hugot si Sir ah. Napakadaming Filipino professionals na almost decade nang nagtatrabaho dito. Ako man hindi ko ipagpapalit ang sitwasyon ko dito, especially to work with prestige. Ano kaya ang trabaho ni Sir at prestigioso. Prestigioso yata, no? Ganito Sir, no? Siguro po ikaw Sir, siguro nakatapos ka ng kolehiyo at kaya hawak mo yung trabaho mo ngayon, maganda yung napag-aralan mo, di ba? Baka matalino si Sir, di ba? Ganito po Sir, no? Ang kagandahan dito sa Canada, kahit po hindi nakatapos ng high school, yun, kahit hindi nakatapos ng high school, totoo po yan, ha? Kahit hindi nakatapos ng high school, at sa kagaya ko po na kahit hindi nakatapos ng kolehiyo, kumbaga may chance pa rin po ako na kumbaga makakuha ng trabaho na kung saan masusuportahan ko po yung pangangailangan ng pamilya ko. Yun po no, kasi ang nag-comment si Sir dun sa ano eh, yung sabi ko nga mababa yung sweldo ko sa Saudi. At yun nga yung isang bagay Sir, siguro kahit mabali na yung likod ko sa bigat ng trabaho ng ginagawa ko sa Saudi, hindi ko matatamasa yung klase ng buhay na meron ako ngayon. Kasi nga po, mababa lang yung sweldo sa Saudi para sa mga kagaya ko po na ano, hindi nakatapos ng pag-aaral. Yun, kaya po, nandito tayo sa Canada. JTB Canada Vlogs. Mas boring dito sa area namin, Sir. Ni walang mall, mostly sa lake lang ang pasyalan. Hehe. Ang advantage is makakaipon ka. Hehe. Ito po no, si JTB Canada Vlogs. Nandito po sila sa Quebec. Kaya lang malayo po sila sa ano, sa downtown. Kaya yun, sabi ni Sir wala nga raw mall. Pero ang kagandahan naman doon, makakaipon ka talaga, 'di ba? Wala masyadong ano, galaan eh. Yung channel po nila, kung gusto niyo po paki-check po yung channel nila kasi po alam ko ano sila eh, nag-DIY eh para makarating dito sa Canada at buong pamilya po yung ano nadala nila dito sa Canada. Ayan, nagbibigay po sila ng mga tips dyan, tsaka yung mga ginagawa nila o yung pinagkakaabalahan nila. Kasi nga, walang mall sa lugar nila eh, di ba? Yun, para po magkaroon kayo ng ano, idea kung paano ba ang pamumuhay sa country living. Check nyo po yung channel nila, ilalagay ko na lang po yung link sa description sa ano sa baba. Ito ha, kailangan po ng ano opinion nyo sa bagay na to. Long Adventures.
Ang pangit lang kuya, may mga tao talaga na kapag nakapunta sa abroad, they change unlike nung nandito pa sila nakatira. Yun. May kilala ba kayong ganyan? Hindi, medyo nakakalungkot naman kung, di ba, kumbaga magbabago tayo ng ugali dahil lang nakapag-abroad tayo o dahil lang gumanda-ganda ng konti yung pamumuhay natin, di ba? Huwag naman sana, di ba? Kasi hindi natin alam, baka pinahiram lang sa atin yung konting alwan, di ba? Tapos bawiin sa atin bigla, di ba? Kaya, keep your feet on the ground. Shoutout po kay Julie Magbitang galing sa Bulacan at sa buong Magbitang family. God bless din po sa inyo at maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. The Carpio family, more power sa vlog ni Sir Rice. Nanonood kami ni Mrs. ng mga vlogs nyo kasi dami kami natututunan. Tsaka simpleng tao pero pogi. Pero matulungin. Carpio family. Ito napanood ko po yung vlog ng Carpio family. Ito parang ano po sila nung nakarating dito sa Canada. Parang sa call center si Sir . Tapos tinanong niya yung boss niya, gusto niya magpalipat sana sa umaga. Tapos sabi ng boss niya, imposible. Kung gusto mo, pumunta ka na lang sa Canada. Kaya nakarating si Sir sa Canada kasama yung buong pamilya niya. Ayun po no, yung mga nasa call center diyan, baka gusto niyo i-follow to si Carpio family no. Yun, para magkaroon din po kayo ng ibang idea, check nyo po yung channel nila at yun, baka makatulong po sa mga naghahanap ng pagkakataon. Summer Kisses Tinkerbell Siski. Parang maiksi naman yung ma'am, yung pangalan ng YouTube nyo. Sir, na-confuse ako. Sa job bank, nakalagay no education, no experience required. I think farm laborer or fruit picker. Hindi po ba totoo yun? Ganun? Ito po no, base po dito sa requirements na sinabi nyo, no education, tapos no experience required, meron pa po yan no, IELTS, direct hire, napapanood ko rin yan sa YouTube, madami yan. Base po dito sa sa job requirements o job qualification, ito po ay para lang sa mga tao na nandito po sa loob ng Canada. Regardless po, kahit sabihin nilang may lamia sila o magbibigay sila ng lamia. Kasi po yung lamia, hindi po yan nangangahulugan na kukuha sila ng tao sa Pilipinas o sa labas ng Canada. Kasi po ginagamit din dito ang lamia sa loob ng Canada. For example po, no, yung mga nasa work permit, gusto nilang lumipat ng kumpanya, nag-resign sila rito, mag-a-apply sila sa kabila. So, yun, bibigyan siya ng kumpanya na yun ng panibagong lamia para makapag-apply siya ng panibagong work permit. So, mahirap kasi parang nagagamit yung lamia, yung salitang lamia para para ma-hook kayo at i-click niyo yung video para panoorin niyo. Kasi isang bagay din po no na syempre pag sila po ay mag-hire galing sa labas ng Canada, meron pong minimum requirements ang Immigration Canada tungkol po sa mga tao na kukunin nila galing sa labas ng Canada. Mababago na po, hindi na po pwede yung no education, tapos baka hindi na po pwede yung no experience, di ba? Kasi ang kukunin mong trabaho, nakalaan yan para sa Canadian . Ngayon, kung kukunin ka ng employer na yon nang wala kang experience, so, di ba, paano nila i-justify na ba't kukunin mo yan, walang experience yan. Di ba? Yung parang ganun po. Palagay ko. Hindi no, sana po nag-gets nyo, no? Nag-gets nyo po yung point ko. Ganun pa man po, no? Subukan nyo pa na mag-apply, wala namang mawawala . Yun nga lang, yung karaniwang nakikita nyo na natanggap, o yung nagsasabi na natanggap sila, high school sila, tapos wala silang experience, yan po ay may mga nag-repair sa kanila. May mga backup po sila, at hindi lang po sila basta lang nag-DIY. Yung mga nag-DIY po at nakarating sa Canada, mapapansin nyo po, mga skilled po sila, highly skilled, tapos medyo yung trabaho pong in-applyan nila, hindi po pangkaraniwan. Diba? Yung iba, superhero yata . Yun, no, sana po nasagot at nabigyan ko kayo ng idea kahit kukunti. Ito, may karugtong pala yung tanong niya. Do you have idea how much will be the expenses if you apply direct hire like job bank?
Estimate amount expenses for direct hire applicant. Yun po, kung matanggap man kayo sa Job Bank or sa Indeed, usually po, sagot pa rin ng employer yan kahit hanggang sa medical. Kung may magastos man po kayo dyan, o let's say, sabihin natin magastos nyo yung medical, which is baka nasa 10 or 15,000 o baka umabot pa ng 20. Pero tutulungan po kayo ng employer niyan kasi yun nga no, pag hinire nila kayo galing sa Job Bank tapos nasa Pilipinas kayo, usually siguro po wala silang makuha na trabahador dito kasi nga yung trabaho na yun is ano, kumbaga technical. So gagawin nila yung lahat para makarating kayo sa Canada, di ba? Kahit isama nyo pa yung pamilya nyo. Kasi, yun nga, no? May tropa tayong nakarating dito. Kasama yung buong pamilya niya. Kasi nga dahil sa qualification niya. Sa Indeed din siya na ano natanggap. Diba? Ito po, shoutout kay Gobi the Pogi. Palastik. Nakigaya pa kayo, Sir Pogi. De, joke lang, no? Yun, lagi daw siya nanonood. Ingat kayo, Sir. At salamat po sa suporta. Yun, mga dre, no? Ano bang masasabi ko sa inyo? Kung naiisip nyo pong mag-Canada sa mga susunod na araw, di ba? Kasi kumbaga yung pangarap nyo is gusto nyo matupad. Gusto nyo matupad yung mga pangarap nyo, di ba? Gusto nyo yung makabili ng mga mamahaling gamit, di ba? Louis Vuitton na bag, mga signature na mga damit, di ba? Mga magagandang sapatos, mga magagandang cellphone. Magagawa nyo naman po dito lahat yan. Kumbaga, accessible po yan, di ba? As long as na may trabaho ka, pwede mo pong gawin. At pwede mo sundin yung luho mo, di ba? Depende sa'yo kung hanggang saan, di ba? Kung hanggang saan yung limitasyon. Ngayon, ang pinapakita ko lang po is para masunod yung mga luho mo. Kung ano yung pwede mong isakripisyo, di ba? Kung ano yung diskarte para madagdagad yung kita mo. At yun, mas maganda po na pagdating nyo sa isang lugar, at least alam nyo, kumbaga may nagsabi na madali, may nagsabi na mahirap. So, saan ka ngayon, di ba? Nandun ka sa gitna, di ba? Hindi yung, oo, punta ka rito, makukuha mo lahat ng gusto mo, di ba? Basta magtrabaho ka lang, di ba? Pero, di ba, parang trabaho, di ba? Anong sistema? Yung mga ganun, mga dre. Kaya, as much as possible kahit pa paano, yun, maipakita ko sa inyo yung diskarte. Diskarteng malupit. Magluluto ka ng ulam, ibenta mo. Ipilit mo dun sa mga kakilala mo. Yung mga ganun, no? Yun. At least, mga Andre, no? Yun, kahit pa paano, may baong kayo. Hindi lang lakas ng loob. At least, yung kaalaman na baka sakali makatulong sa inyo, di ba? Kahit sa maliit na paraan. Yun po, no? Hindi ko layon na sirain yung loob nyo o kaya patayin yung mga pangarap nyo. Yun, gusto ko lang magbigay ng impormasyon. Gusto ko lang i-share yung buhay namin, di ba? Kasi nga, makapal na yung mukha ko, di ba? Dahil marami na akong self-confidence. Hindi, yun nga mga dre, no? Yan ang buhay natin dito mga dre. Masarap na mahirap. Hindi lang puro hirap. Diba? Yun po, no, walang ayawan sa mga pangarap. Magkita-kita po tayo rito at mag-ingat po kayo palagi, no? Huwag po kayo magsasawa. At maraming salamat po sa mga suporta nyo. So, nandito na po kayong lahat. Diba? Thank you po sa inyo. At yun, lagi po kayo mag-iingat, no? Yeah. Wait, we don't have to start the day yet.